Okay, so in today's video, not so sure kung interesado kayo dito, pero isa sa mga te-testingin ko ngayong sapatos ngayon, itong nabili natin, 808, is the Leaning. So look at this. Ang astig ng pormahan niya. So ito yung first time na gagamitin ko. So ito yung way of Wade. First time kong magsuot ng sapatos na puti, and mukha naman siyang maganda. So yan, test natin ito ngayong araw na to. Titingnan natin kung quality ba talaga. Pero so far, solid yung pagkakabili ko nito. Kaya yan, ito yung testing ko ngayon. So, punta na ako dun sa court to test this basketball shoes. Solid oh. Look. Ano? Look at that. Ganda. Alright, good morning! So it's another weekend, dito ako ngayon sa Fisher Branch again kasi may duty dito si Aisha, so mag-aantay na naman ako rito for 8 hours and yan, ito lang yung mga side hustle na ginagawa ko ngayon, especially busy sa work during the weekdays and then side hustle naman. So ano yung side hustle ko rito sa work namin ni Aisha is that driver. Ako yung driver niya. Tapos punta kami sa mga iba't ibang lugar dito sa Manitoba, lalong-lalo na sa Interlake. Siya yung magjo-duty, tapos ako yung kanyang service. So okay naman yung tag team. And syempre, it is only possible kapag nandiyan si Mama. Ito na lang yung binili ko. Bumili ako dito sa gas bar ng Super Pizza Sub. So yan yung itsura niya. Oh. Ayan. So ito na lang yung magiging lunch ko habang inaantay ko si Aisha. Dahil sa makauwi. Yan, it's around $10. So pwede na rin. Then ayan yung magiging lunch and then dito na ako sa likod afterwards, doon ako mag-edit sa likod and maybe some head talk ang gagawin ko ngayon. And look at this. So that's around 10 bucks. So mga 400 pesos. So I did my lunch dito sa Doner Pizza na kung saan okay din naman yung pagkain nila and
I wasn't expecting, sobrang bait nung isa sa mga may-ari nun. And I think he's also the owner of the pharmacy. Oh, it's cold, that's cold, right? It is cold. It's... You're here, you can grab your seat. You're staying here? Yeah, if I can, I can. Yeah. Okay, no, awesome. So are you from here or from Winnipeg? No, I'm from Winnipeg. So I'm just looking for something to eat. I just dropped off my wife to work here at the CCH. Oh, the city of Winnipeg? Yes, yes. So you're gonna stay the whole day until she finishes? Yeah, that's. I don't wanna drive back to Winnipeg. Yeah, she only working one day or every day? Oh, only one day. What time? What time? 9 to 5. Oh, you gotta stay until she comes, don't worry, okay? Are you sure? Yeah, don't worry, just stay. Oh, okay. Yeah, you gotta stay and enjoy. And if you need a water, here's a water. Okay, awesome. Okay, you gotta stay over there. For yeah. Sure? Yeah, no problem. Yeah, you can stay. Okay, thank you so much. Yeah, feel free, man. Just stay. Okay, thank you. So, in-offer niya yung place niya to stay kasi doon ako sa sasakyan. So, ito yung lugar nila rito. It's a small one pero sobrang bait nung may-ari. Tapos, doon pala sabi na is yung pharmacy. Tapos, ito yung pagkain ko ngayon, which is chicken. And then, i-delivery niya ako ng isang drinks. Bait, galing. Tapos, pinag-stay niya pa ako dito sa lugar na to. I can stay anytime daw. Ang bait nung may-ari. So, dito muna ako mag-stay kasi ngayon sobrang lamig sa labas, as in sobra. It's -8 eh, hindi ako naka-prepare na magtalagang makapagpang winter. Pero ito, dito rin muna ako, pwede ako mag-stay dito anytime I want. So yung mga tao dito sa Fisher Branch, sobrang babait nila. As in yung mga locals nila rito, I wasn't expecting that one. Sobrang bait. Nag-washroom ako dun sa may laundromat, sa malapit dun sa may katabi ng coffee shop. So, syempre, binilang ko din si Aisha ng kanyang local ice caramel macchiato. So, ayan, papatikim natin sa kanya yun dito. And it's still a little bit cold, chilly out here. And yan, if you're here at Fisher Branch, try to work on this Fisher Coffee House. Ayan, itatache. Tapos, katabi niya is yung laundromat kung saan dyan naman ako umihi kanina. Kasi walang public washroom dito. So, papasok ka lang dyan. Tapos, or hindi pala. Dito rin pala yon. Public washroom, pupunta ka lang din dyan. So, we're going back to our station. At, antay na natin si Aisha. Sa mga sinabi ng mga doktor na nandito, na taga Interlake din, na laging nagka-travel sa Interlake, he said that you need to try those local coffee shops. Local na mga kainan dito, it's because you can't find that things in the city na kung saan sobrang authentic, sobrang unique nung lasa. And yung kinain ko nga, di ba, doon sa kay Ramsey na isang wrap, chicken wrap, sobrang bigat saka sa chan, and yun na pa, sobrang heavy na. Tapos syempre hindi natin papalagpasin yung isang Fisher Branch coffee shop dito na yung place nila sobrang cozy, parang nasa cabin lang, yun yung naging setup kanina. Tapos yung mga locals talaga, yun lang talaga ako sa mga locals na nandito is sobrang bait, as in napaka-friendly nila lahat dito. So yung sa kape naman nila, talagang ng paglasa sobrang sarap, as in if you're going to be here at Fisher Branch, kung mapapadaan ka rito, subukan mo yung dalawa, yung Rami's pizza and doner, and then yung kanilang local coffee shop, which is the Fisher Branch coffee shop, which is sobrang sarap lang ng coffee. Yung price ng coffee, ang in order ko nga pala is yung hot caramel macchiato, and it's around $4.75 yung small size. So okay naman, sulit naman yung binayad. And then syempre si Aisha, hindi ko rin siya kakalimutan, binigyan ko rin siya, binilan ko rin siya ng kanyang ice caramel macchiato. So, after ng shift niya, yan, yun naman yung kanyang iinamin. While waiting for Aisha, isa sa mga naisip kong topic right now, it's really all about the cost of living dito sa Canada. So, ito, kausap ko lang, shoutout to JL. So, kausap ko siya kanina, and this is something na gusto ko rin sa inyong i-explain that right now, cost of living in Canada, it's really something. Talagang tumaas talaga siya na you really need to work hard and you really need to have a part-time job. Lalong-lalo na ngayon,
tax season, yan na naman. Kasi sa totoo lang, kahit gaano kalaki yung sinasahod mo rito sa Canada, kahit gaano kalaki yung per hour mo, eh lahat, almost, most likely, kapag nasa ceiling na yung sahod, is most likely napupunta lang din yan sa tax. Kaya most of na nandito sa Canada, hindi mo maiiwasan na may kanya-kanya silang racket, may kanya-kanya silang part-time, at yung para sa amin, kami ni Aisha, ito yung part-time namin. So sometimes nakaka-guilty rin kasi off muna. Weekends off muna. But you have to do side hustle para doon sa mga bagay na kailangan mong bilhin, kailangan mong ipandagdag, lalong-lalo na sa bills. Nako, Diyos ko, ang daming bills talaga rito. So hindi naman kami nagsisisi na pumunta kami rito, pero you have to adapt, you have to figure it out. Sabi ko nga kay JL, hindi ka makakaligtas dito sa Canada tax kasi everything has tax, lalong-lalo na kapag sasahod ka. Nako, may tax pa rin yan. So sabi ko kay JL, it's either you cannot beat the system, you cannot beat Canada tax system kasi talagang sisingiling ganyan. But you can join them, you can join with it and be in the system. Yan yung in-explain ko sa kanya kasi talagang dapat kailangan mo ng matinding diskarte rito, lalong-lalo na ngayong panahon na to. Sobrang taas ng mga bilihin and lahat, as in lahat, nagtataasan. So to make this video more sense is that kailangan mo ng part-time job. Kailangan mo pa rin ng part-time job na kung saan ito yung magsasalba or hindi naman magsasalba, ito yung magbibigay sa inyo ng dagdag na income. Kasi if you're just going to do your paycheck to paycheck, sa totoo lang, kung aasa ka lang din sa sahod mo sa isang trabaho, eh hindi siya sapat. Tamang-tama lang siya sa basic needs pero hindi talaga siya sapat para sa pang-araw-araw. Kaya sa totoo lang, kailangan mong magkaroon ng part-time job. Ginagawa rin namin itong pandagdag, especially si Aisha. We have the chance or we have the opportunity to do a travel. And yun yung ginagawa namin ngayon. Bukod sa dun sa trabaho na ginagawa namin, as a full-time job, as a regular jobs, si Aisha sa hospital, ako sa pharmacy. So bukod dun sa ginagawa namin regular, kailangan pa rin namin ng side hustle. So ito yung isa sa mga side hustle namin na kung saan di naman namin pinagsisisihan. Sabi ko nga, mas maganda lang yung mas marami kang source of income. But the side note of this one is dapat makabawi ka sa mga bata. Kasi at some point, off muna nga, you have to spend time with them. Pero syempre, minsan may mga pagkakataon na talagang kailangan mong call of duty na kailangan mong mag side hustle. Kaya at some point, babawi na lang kami naman para sa mga bata. Para kung sakasakaling magkaroon kami ng libreng oras ulit, kami naman yung makakabawi sa mga bata. Yun lang. Kasi ano lang naman to eh. Give and take. Bawian lang din talaga, lalong-lalo na sa mga kids. Minsan, hindi daro kami nakikita. But in reality, totoo naman din talaga yan. Especially kapag nandito ka sa Canada, you really wanted for them. You really want something for them. Pero syempre, kailangan mo rin i-hustle. So you really have to do your priorities. And kapag hindi ka nakapag-spend time with them, bawi ka sa ibang mga araw para naman at least, di ba, magkaroon pa rin ng balance eh. So, again, cost of living sa Canada, pataas na ng pataas. Kaya, if you're coming here, pag-isipan nyo mabuti, don't stick with one job. Ayan, sabihin ko sa inyo, don't stick with one job if there's an opportunity to earn more sa mga side hustle na pwede nyong gawin na hindi kayo tataksan or sa mga skills na pwede nyong i-share. Yan, gawin nyo yan. Kasi sa totoo lang, mas maraming diskarte, mas maraming pwedeng pagkunin ng income dito sa Canada, the more na gusto mong makuha yung mga pangarap mo or gusto mong makuha yung mga needs mo. So, yan. Kung basic needs, kayang-kaya ng isang trabaho yan, pero magastos. Magastos yung mga gusto nating makuha sa buhay, magastos yung mga gamit na gusto nating marating or magastos yung mga bagay na gusto nating bilhin at magastos ang mga lugar na gusto nating puntahan. Kaya
kailangan nating mag-extra na income. At dito ko na lang siguro tatapusin tong video na to. Sana may natutunan kayo. Sana nagkaroon kayo ng konting idea. And again, maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Once again, makitip, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we will see you on to the next video. Peace!